Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling. Good morning mga sis, so nakatapos ko lang na konting work today. Actually kasi guys, nakatulog kasi si ex. Balak namin pagkaligo, dadali na namin agad sa mag-cut ng hair. Since nakatulog, pumunta muna kami dito ng warehouse para makapag-work. And ngayon, gising na siya. Ayan ang aking home screen. And then, ayan. Kaya ko alam na siya ay gising na. Oh, pinapalitan ng diaper. Kanina naglalaro sila. Punta tayo, doctor! Hi! Yeah, pupunta siya. Ah, punta tayo, hospital! Kanina paalis yung isang bata. Punta kami injection. Meow! Injection, Magus. Oh, no! Oh my God, ganito pala pag dalawa yung anak mo, isang malaki tas isang maliit. Bye-bye! 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 Basa pa rin kasi yung car seat ni ex. Kala po Marcus, kasama ka talaga. Nagpaalam ka ba kay Mami? Nagpaalam. Did you tell Mami na you're going? Hirap kasi siya makaintindi ng Tagalog. Di rin namin alam kung bakit Tagalog naman kami. Marcus, di ka naman kasama daw ah. Maybe ex is at the back. Kaya pala hindi siya nagre-respond sa amin kasi tinatagalog namin. So we change muna clothes. Okay, let's go down. Help! Okay, okay. Oh, bababa si X. So tapos na tayo sa unang iyakan na part, yung pag-alis ng bahay. Ngayon guys, may pinagtatalo na kami ni Ana Del. Kasi di ba may tradisyon na first haircut ay kailangan magugupit daw kung kanino mo gusto magmana. Sabi ko kay Jelloy, ibibigay ko na sa'yo yun. Pero sana, yung hairstyle ng anak mo, ipaubaya mo na sa akin. Ikaw guys, na magugupit, ikaw pa mag... Ang gagawin yung bunot! Patak sa kanya to. Patak sa kanila to. Nang bagay. Sana, oh. Sa paligay mo ba iiyak si ex pag ginupitan? Hindi. Hindi. Ang problema nga kay baby niya na may pagugupitan, gusto niya tumayo gumalaw. Oh, kaya yeah. Kung iiyak niya, hindi dahil sa gupit. Kasi bata ay ganun talaga yung malikot naging ganitong age. Toddler na pala ang 1-year-old. So meron na kaming toddler mga sis. Haircut time. My baby's mic. Ex, look, dede. Is it baby? Is it you? It's Lexi. Gulo ng buhok ko yan. Say to kay kuya. Kinagkakatawa na naman yung anak. Hindi ko lang ako ng kanina. Guys, pili kayo. Tinan nyo naman ang gawa. Ang ganda, oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Kito. Mukha na dahil. Oh, yung kito. Cham-cham ko yan, oh. Kasi ate ay nag-order ng food sa food court because we miss food court. Ay, Jenny. Saya yan. Pag nahuhuli. Huwag tumatawa si Mami. Natutuwa na din po ako, ma. Na-miss ko to. Steak na may hot sauce and toyo and suka and sabaw. May egg pala yung ano, ibang kasama. Para first time ko with egg. Healthy options. Ah, yun tayo. Ito yung gusto kong itry kay ex, yung juice. Ayan. Kasi gusto niyo yung apple juice dun sa bahay na organic. So, try natin to. Like this? Juice! Nandito natin ex, okay? Ito yung na-try na namin, Zoli Pops, Clean Teeth Pops. Pero parang try namin mag-try ng iba. Ito kaya yung may ganyan na may lagayan. Anong flavors nun? Hold on.
Yan, gusto ko rin try itong fruit crisp. Although kumakain naman na siya ng prutas, pero maganda itong dalahin sa labas. Pagka lumalabas, snacks. Strawberry, banana, ano pa ba iba? Peach. Ito lang ang nabili namin. Kasi meron pa kami sa bahay na iba. Wala lang talaga ng mga fruit crisp. First time ko itatry. And then, wala na ding lollipops and apple juice. Nakapag-park na kami sa bahay. And, ta-da! Ayun, bugs! Dito na, dito na, dito na. Nikot na ako. Ito na kami sa kabilang bahay. Oh, di ba maganda guys yung one side? Gusto ni Jelly one side, hindi niya matanggap na baon na yung itsura ng anak niya eh. Gusto niya parang tao na yung tapak niya pantao. Hindi naman niya abot. Siya yung nag-aakit ng paa niya eh. Click na kami, ginagawa pa mga siso. Nasa baba yung nagagawa. And then ipipaint pa to, kaya nagulo ulit yung sofa. Wabuda. May na lang ni Jelly muna. Good morning. Wala pa akong lipstick. Wala kami dito sa warehouse bago birthday ni Marcus. Ayan, may gagawin si Jelly. Actually, dapat hindi na kami dadaan niya yung dito. Pero naisip ko, may konti pang time. So, sinilip muna namin yung trabaho. And then, papunta tayo ng McDo for Marcus na third birthday. Pero bago ang lahat, need ko muna mag-lipstick. Ang dami, lagi nagtatanong sa mga live kung ano yung mga ginagamit kong lipsticks. And pakita ko sa inyo, ito sila. Wait lang, separate ko lang kasi dalawang formulation ito. Yung isa bago, yung isa matagal ko nang ginagamit. So ito yung mga dati ko pang ginagamit. Actually, yung isa dito, pangalawang tube ko na. Imagine niyo, nakaubos ako ng lipstick. Tapos ito, yung mga bagong ano nila version. This is the velvet, this is the transfer proof. Yung mga shades nito, parang kinuha lang din from the velvet version. So alam ko na yung i-expect ko nung lumabas to. Super trending nito mga CZ dahil nga transfer proof especially pag naka-mask. Mabilisan lang kanina bago ako nag-start, naglagay ako nito. Kasi naisip ko, pakita ko na lang din dito lahat kasi nga ang dami nagtatanong. So ayan, i-retouch ko lang. This shade is in nude touch. So ang masasuggest ko, alin man sa dalawang piliin nyo, velvet or transfer proof. Ito yung mga color suggestion ko. You can find it in both lines. Itong suot ko, which is nude touch, ito yung pinaka gusto kong suotin pagka hindi ko alam kung ano yung susuotin ko. Ayan, ang ganda, diba? Tapos kung gusto nyo naman na medyo makapal ang blush nyo or naka-eyeshadow kayo, tapos something nude, nude look naman. Kung warm yung si nude touch, ito is medyo cool ng konti. Si nude look. Ayan siya. Ooh! Pero kung gusto nyo ng red but not too red, I suggest si Icon. Ito si Icon. Ang ganda rin ito mga sis. Diyos ko. Ito yung parang red na hindi ako nangingiming suotin kasi nga 'di ba hindi naman lahat sanay ng red na red. Super pigmented and kahit si velvet version lang long lasting na. So wala akong ano kung transfer proof man siya o hindi. Si transfer proof naman ang breakthrough shade na parang hindi ko naiisip na bibilihin ko. Nangyari lang at that time, ito na lang yung meron. So binili ko na lang din siya. Tapos nung sinuot ko, grabe, ang daming nagko-comment. Ang ganda daw talaga ng shade niya. This is the one. Mukha siyang brown na brown pero pag nilagay mo sa lip mo kahit wala kang eyeshadow or kahit may eyeshadow ka, pack na pack, ang ganda. Siningit ko lang kasi deserve nila na makabudol. Tara na mga sis, kasi kailangan na talaga namin umalis. Hindi pa rin tapos turong, di pa napipintura natin, hindi pa nakakarpetan, let's go. Lagay ko lang sa bag ko itong lippy na gagamitin ko for today. Anyway, ayan, nagamit ko na tong bag na to. Ang ganda niya. Pero burahin ko muna yung nasa, ano po, ayun. Merong bagong wipes mga sis, sorry, ang dami agad budol. May bagong wipes si Lux, which is from their whitening repair line and then the Miracle Solutions na line, AHAB. BHA. And mga sis, these are both biodegradable wipes. Alam ko, 79 pesos lang isang ganito for 30 pieces. So, ayan, if you're looking for wipes. Bagong labas kasi to, so pinakita ko na lang din sa inyo. Ito naman transfer proof. Need nyo siyang hintayin mag-set. So, need mga siguro 3 minutes. Mararamdaman nyo pag nag-set na sa lips. Tapos, transfer proof talaga siya. Matagal lang siya mag-set. Okay, tara na. Pag na-text ko po kayo mga CZs or may na-post ako nang di ko alam, maaari pong si Alexei lang yan. Anong tawag dito? Anong tawag dito, baby? Abi! Galing naman. Ladybug, pwede pa mag-vlog si mami ng ano? Nang walang pagsaka ng camera, anak. B. Sabi niya B. 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 Very good, B.
perfect date starts in a small cafe. Wala kang tao. Good day, Mark. Wow! Sige, makikita ko para mag-saya. Balik pa rin yung upuan! Malapit ka na! Shoes. Hindi pa naliligo si ex. Bagong kain. Who's the dugyot kid? Right there. See? Ayan na, anak. Tingin ka doon sa screen. Is that you? Medyo magulo lang dito sa balcony kasi nga, yung ibang gamit, naglalakad kasi mag-isa, yung ibang gamit, nilipat na namin sa kabila. Anyway, agenda for today is kukunin yung coffee machine. Actually, hindi pa kukunin. May parang visit muna sa showroom tapos saka dadalhin dito and i-install. Pero inabot kami na hindi pa rin gawa ang aming kitchen. Ayusin ko lang. Lagay ko muna isa-isa. Okay. Game. Right, let's go mga sis. Opo, punta ka mamaya hapon kay ma'am ha. Pero tagal ko hindi nag-drive. Pero siya magda-drive. Baba lang ako. Forma na to. Ano pa ba ako mag-drive? Okay, let's go. This morning po, you will learn how to use our Sanremo Cube together with the all ground and basic coffee 101 or barista training. So we have here side by side Jasper, Sir Mac, and Miss Nervin to assist you this morning. Kobay tayo, Ani Coffee. Yes. Shucks, parang kaya ba nandiyan? Hindi, magpapadeliver ako ng food.
food dahil baka sigurahin tayo. Super gamit na gamit yung dilong. More gamit. Tsaka alam nyo ba, every time ipopost ko yung dilonghi na yun, tuwan-tuwa ako kasi ang daming natutuwang tao. Parang feeling ko, they share yung same joy na... Yes, dahil po ako. Kahit na yung tulog lang bumababa yung kape. Totoo. Tapos yung mga parang more stories. Kasi tubukan na natin yan, dali ka guma. Huwag na hawakan siya dyan, ma'am. So, kasi ito, mainit din yan. No? So, pinita dito. Din siya. Okay. So, yung grinder, 2 cups. Yeah. So, isang pindot lang yan? Okay. Isang press. Okay. Ayan. Tapos, okay. Right ako eh. So, ipapatong ko lang siya, no? Yes. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ganito. Tapos, ganyan. Ganyan. Press mo lang. Yung medyo hard press mo. Like, bigyan mo lang siya. Ayan. Bigyan mo lang konting. Okay na ba yun? O yes. Kulang pa yun? Yeah, hindi siya level. Kasi ma'am, yung distribution mo ng weight, hindi equal. Okay. Mas lubog dito, mas amati. Okay. So, ibig sabihin mali yung angle ng sa gitna. Kamay. So, okay lang yun ma'am. So, i-try mo siyang practicing then draw the time. Oo, ayun o. No, mababaw sa mag-level na lang. Okay, okay. If mali yung level ko, kailangan ko ibalik ulit dito. Ah, no. Okay na yun. Okay. May certain effect siya, ma'am, pagdating sa brewing ng buti naman. So, for example, hindi siya level. Kung medyo mas malalim yung kabila. So, ang tendency doon, yung water ko magpapasok dito sa pinaka mas matapa. So, hindi pantay yung yes. Possible. Naman po itong lever, ma'am. No? Okay. Tapos, 6. So, make sure na tight lang siya. Siya, angat ko lang. Yes. Angat mo lang, ma'am. Sagan mo lang siya. So, check mo yung timer. 25? So, i-off natin siya by 25 seconds. Tapos, laglagan mo lang. Both single espresso shot. Yes. Okay. So, kung gusto mo lang siyang gawing double, isang cup, nasamay. Bakit ito po ang dami? Ba't ito ang konti? Wala ba siyang milk? Ah, wala pa siyang milk. Ah, okay. Ngayon, kung gagawin mo siyang as black coffee, for example, no? Gawin mo siyang Americano, just put hot water lang po. Okay, mixed in ka, konti na din. Before ka mag-steam ng milk, so kailangan din siya i-purge or i-release ng excess water. Purge mo lang siya, mga 2-3 seconds. So, pag i-steam mo siya, ma'am, yung steam wand mo is nasa spout na port ng pitcher. I-rest mo lang siyang ganyan, no? Kita ka? Mag-bang na lang. Then, i-angle mo siya going to right side or left side. Ito naman, ma'am, ang in-adjust ko lang naman is yung level ng milk gano'n sa kalubo. Steady lang siya, ma'am. So, after yan, check temperature kung mainit na. Kung hindi ka pa ganun pa-familiar sa temperature, pwede kang gumamit ng thermometer. Alam mo ba, ma'am? Steady lang tayo, ha? Okay. Sinisan kamay mo, try mo makapain. Okay. Yung kamay mo. Pag mainit na, ma'am, ma'am, try it first. Okay? Yung mainit na. O, pero hindi maingay at di tumalsik. Eh, hawak ni Kuya Jess ka na eh. Tapos wipe. Tapos punasan mo siya. So, make sure na walang milk residue. Okay? Okay. So, saka mo siya ipapurge ulit para mawala naman ngayon yung excess milk. Excess milk na yung silver. Okay? Tapos ito. It's worth. Yung naman texture. So, yung sabihin Kuya yung ito, para maging mainit lang yung milk talaga? Yes, sir. Yung purpose niya. Steam yeah. And froth. Paano mo tinatakta ko yan na hindi okay. Lumalabas yun? Ah, may kasamang Nangyayari lang yan, ma'am, kung wala ka naman large bubbles na na-produce. Katulad niya, wala naman siyang large bubbles. Paano ba nag-produce ng large bubbles? Yung pagka nga iba yung tunog? Yes. Yes. Pagsablay ka. Pagsablay ka. Kaya yung part of learning process. Ito, Miss Anna, tinanong ko pa yung boss ko. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Sabi niya, galing siyang Europe. Recently, 2 weeks ago, ata, sabi niya, ba't gano'n yung espresso or gano'n sa English? Di po siya gano'n kapait, tapos parang mas ano yung mabay. O, feeling ko lang yun. Hindi. Palagi kong sinasabi yun sa team ko at sa lahat na nami-mix ko. Iba talaga yung lasa. And I keep on asking a lot of baristas using the same machine, using the same beans, how come? Iba. I think calibration is number one. Pero ang laking factor daw ng tubig. Ayaw, kasi mas tarap diba tubig nila dun? Actually, kasi yun kahit sa top, diretso na sila, tas iniisip exactly. Ng nilay. Yun ang sagot ng ilang barista sa akin na posible yung malaking factor. Water hardness ba, sir? Quality? Pwede, water hardness, yung content mineral ng
tubig, pwede yung lahat may factor. From beans to grinding to everything, talagang lahat yung may contributing factors. Pero yung tubig, ma'am, I think malaki. Yun yung pinakamalaki factor. Super laki kasi, ano ba, ang content ng kape, 90%, more than 90% is water. Kasi wala yung isa. Pati si J-Loy, napatry na din. Ito? Ayaw pa man din yan ang maraming ginagawa na ganyan. Pero siya yung nagsabi gusto niya. Sa direction. Ikaw ang paano ma-punch. Sagad mo na. Sa clock, timer. Sa half time. Okay. Pag-aisalaan niyo kasi kung ano dito yung ginawa ko. Ito yung akin, no? Ito, abstract ba ito? Kanya-kanya yan, kayo naman. Grabe, hindi na ako nakapag-vlog kasi super busy sa lessons. Anyway, yung nati-train sa amin is si Kuya Jazz. And sobrang parang information overload, pero nakaka-aliw siya. I find it ano calming yung paggagawa ng kape. Usually, 2 days yung training, pero yeah, nagtitake lang kami ng break and inorderan pa nila kami ng food, grabe. By the way, mga CZ, ah, so the way na napunta ako dito is because they saw me yung sa DeLonghi, mga CZ. Di ba binili ko sa Rustansion before and nakikita nila na nagpo-post ako for DeLonghi. So ngayon, itatry ko naman yung isang brand nila, which is Sanremo. So if you are looking for your coffee machines, alam nyo, depende sa inyo eh, pwedeng yung super automatic. Like ako, nag-start ako dun sa DeLonghi. Hindi ko naman inisip na magsisemi-manual na pala ako ngayon. Pero parang, alam nyo, nagle-level up ng pakunti-kunti. So ngayon, move on naman ako kay Sanremo. Ilalagay ko guys yung link kung saan pwedeng mabili yung mga machines. And thank you kasi yung iba sa inyo nakikita ko nagtatry na talaga ng mga sis. Okay mga sis, nandito na tayo. So nag-enjoy ako dun sa showroom, but back to work. Barbell tayo. Mahirap sa banda, syempre. Ayaw naman nila ng mga nilalagay ng mga nasa. Yay! So cute. Kailangan lang ng vaccine card for everyone. Kain muna tayo kasi sakto lunch. Ang traffic kasi. Pwede na ba yan? Kain ng 3. Ate din daw. Simon kami ni Ate Ani. Pero iniisip ko kung ano kay E. Mumukbang na naman siya. Hindi naman ganun karaming tao ngayon. Lunch time na to. Mga almost 12. Sorry. May sariling mukbang eh. Salmon and fruits. Tapos yan. Tapos salad. Pagkalabas, ayan na agad yung mga pambata jelly eh. Yan na. Yeah. Kaya nga eh, pang party. Ang mura lang. Staff toy si Lee. Ay, bakit naging staff toy yan? Ito na yung bibiling kong staff toy. Gumagalaw eh. Ayan ang mga toys for kids. May plushies.
Rocking horse. Ito yung nagustuhan ni ex. Nakabakus. Ayan siya. Nakabak siya na ganyan. Ayaw niya. Wala siyang pakialam. Gusto niya kay daddy. Wow, ex! Ano yung nahanap namin? Chair for Alexi. Ayan, kasi sisit ka sa bahay. Ganyan. Ayan. Okay? Hindi ang kakakain. Gantulin natin yan. Sakto sa kanya. Yung combo na yan. Tinanong ko kay ate, pagka pala may ganyan, may kulay pula. Self-serve area pala yan. So sa baba daw. Pag yellow naman, yung tag. Opo, opo. Doon daw siya may mga nakasulat na ayaw pag yellow tag. Ganun pala yun. Kasi ang design daw ni IKEA is pag mabigat, mas malapit sa counter. Nandito po dito? Yun, sa dito, sa egg. Wow! Tapos meron siyang hood na ganun eh, na i-ano. Alexei, Alexei. Ayun din, ito yung gusto ko na tayo dito. Bayan, Alexei. Tinanggal niya na yung socks niya. Ayan, lagot na kayo dyan eh. Self-kineso na to. Self-kineso. Pahirapan na to. Huwag na ano rock number. Ano din, cellphone. Mga problema si na Jello. Kaya pa ex kakababa lang niya. Ako nagtutulak na stroller. Siyempre kukunin nila yun. Grand entrance. Bumalik para lang maipakita. Oh, look at daddy. Look at daddy. Oh, tingnan mo. Look. Oh, wow. Daddy, 1, 2, 3. Go, daddy. Sabi ng mga bata, amazing. Ayun. Kailangan siguraduhin nyo na ano, may mga lalaki kayong kasama. Kasi umay. Ang hirap. Paano pa mas malalaki pa dito? Di ba yung tatlo sa... Taon siya. Ang sila sa lilo. Pinapaalis ako na Jerry sa gabi. Tulog pa dito. Laki sa gaba lang naman. Ice cream namin na. Ito pala yung kuni. Sa si ate ay... Akala ko binibigyan ko 10-10. Sa ice cream yan. Binibigyan ko lang na mamawala ako. Kapila kami. For the coins. For the token pala yung dalawa. Hinawak pang anak yan. Ayaw nga. Press. Ring portion. Ano yung sabi ng cream portion? Sam kineme. Tapos hindi pa kakainin. Press. So kahit alin pala i-press mo? Chocolate naman yan. Same lang din. Same lang, no? Anak, anak. Ay! Diba? Huh? Nilagyan lang yung labi niya. Tapos, inaano niya. Yan na, kumakain ng cheese ang bata. Favorite po, mama, cheese. We love cheese. Hindi ako gaano kanina makapagsalita sa camera kasi nagmamadali kami sa IKEA para ang shopping challenge. Si baby din ay iiwan na namin kay Heather dito. Magiging daycare na talaga to soon. Takbuhan yan. Kailangan namin mag-work. Hindi na golf cart kasi golf cart kasi mababasa. Tinakbo namin. Anyway, yun nga. Punta kaming IKEA. Siningit ko kasi ito lang yung only time na meron ako and para sa play area yun ng mga kids dito soon. Tapos ngayon, meron akong TikTok live selling. Medyo napapadalas yung TikTok live selling ko na parang nung una trip-trip ko lang talaga mag-try to be an online seller. Like, online seller naman kami, pero iba yung parang live seller pala. Ayan. So, yan namin. Pakuha tayo ng snippets. Ang saya sa TikTok live selling mga sis. So, yung mga updates ko pag magla-live selling ako, usually IG story lang. Dito na kami sa warehouse. Ganun kabilis. Ayan. Dito na tayo. So, ito yung mga natitira pa na minima na shirts. Konting-konti na lang ito. And aside from that,
meron kaming bago, which is mini maaswell, pero co-ords mga CJ. Medyo gusto ito. Hindi na plancha yun nung maayos. Co-ords to. So, ito yung madalas ko nasusuot. Available in 4 colors. Ang ganda nito kasi yung mga ano niya, naka-embroider din na ganyan. Tapos yung kanyang etiketa, ayan. Naka-house din siya dun sa katulad na packaging nitong ating mga mini maaswell. So, super limited. Hindi ko lang alam kung abot pa to sa vlog na to. At ayan, ino-open na ngayon yung lights. Itong mga nakikita nyo dito sa aming pwesto, for the live selling lang ito. Tsaka pag nagsushoot sila ng parcels. Pero yung mga boxes, nandito rin yun sa warehouse, sa different part ng house. Kasi hindi kakasya dito sa area na to kung lahat yan ay ilalagay. So guys, magpapalit na ako. Ito yung akin. Tagal ko na nitong sinusuot. Black. And ito yung mga iba namin na walang barcode na nakadikit sa boxes. So kailangan ko niya. So may sense yan ha, for the inventory yan. Para mabawas agad sa inventory and hindi mahirapan yung mga nag-warehouse. So, palit muna ako. But kanina, ang suot ko is crop top from Uniqlo and then a crop na pants also from Uniqlo mga sis. Itong crop na pants na to, meron siyang may white, tapos alam ko may black din. So, binili ko syempre yung mga ibang sulay. And ganun pagka-crop niya mga sis. So, malang problema dito, medyo ang laki ng puso yung kulalo dahil yung ano nito, yung buttons niya, pakita ko, ganyan siya, yung maraming buttons. Ang hirap mag-CR, pero yan, ang ganda lang nung ano niya, pagiging crop. Konting piraso lang to, like legit super konti lang dahil limited yung tela. So gusto lang namin itry muna yung design if you like and then we'll make more. Ayan mga sis. Tapos hanggang dito siya, hindi nyo lang makita kasi syempre magka-color ito. Ipo siya sa baba para mas madali nyo i-buy. So nandyan sa baba may buy option pag-clinic nyo. Nasa cart nyo na agad yan. And make sure to check out best-selling na sponge na magkakaroon kami ng new and improved version kaya namin binibigay na yung extra stocks namin dito. Okay, nagliligpit na kami. Tapos na for the live. Alam nyo, hindi nga ako nakapag-post na may live pala ako ngayon. Buti may tao pa rin sa TikTok. And babalik na kami ngayon sa bahay. Yung mga ikaya kanina habang nagla-live ako, kaya pala ako nawala ng connection. Nandun at tumatawag pala. Nandito na siya, mga CZ. So, bukas na lang. Pagod na talaga ako. Ayan. Ano masasabi mo sa atin, baby? Daddy! Ay, Kuya Marcius yan! Daddy! Ay, kinis! Say daddy, Tatay, baby. Ay, kinis na say bata. Daddy! Miss Daddy. Daddy! Diyos ko, alam nyo ba, super gulo lang talaga dito sa balcony since hindi pa tapos to ayusin dahil may mga ginagawa din. Tapos, bigla nagkaroon ng bagong warehouse na syempre mas prayo ayusin yun because it's for work. Kaya ngayon ang mangyayari, wala na akong office dito. Itong mga office staff ko dito ay pwede ko na ang ilagay dun sa mismong talagang pinaka-office namin. And final na yon mga CZ. So, anything about work will be nasa warehouse kasi yung taas naman nun ay office ng team. Kaya ngayon, ang mangyayari, itong area na to ay buong kay X. Maglalagay ako ng study table, ng storage ng toys, parang alam nyo yung easel para pwede siyang magsulat. Pakita ko lang sa inyo yung mga ibang binili namin. So, number one is yung table niya, flisat ata yun. Yung table pala is separate from the two stools, so iba pa yon. Tapos yung armchair na powang, and then ito yung pinaka-cushion mga CZ. Iba-iba yung klase ng cushion. Gray sana yung gusto ko kasi wala nung gray. So, ayan. Ito na lang pinili ko yung dinosaur print. And, syempre yung easel, yung parang pinaka-drawingan. So, pwedeng may paper roll kang gamitin or whiteboard or di kaya chalk, pwede yan. What else? Yung toy storage na dalawang peraso dito ko ilalagay yun sa may wall. And then, yung may kitchen. May kitchen pala akong binili mga CZ. Wood kitchen. Para wood kasi yung theme dito sa may ano namin, sa may balcony. So, ayun. Tapos, ang wala na lang ako is bookshelf. Pero may nakita ako sa Shopee na gusto ko kasi wala akong makita sa IKEA. So, bumili na rin ako ibang toys. Like, ayan, for colors and numbers and time. Tapos, ito din. So, pampatong sa ibabaw ng toy storage. And, abacus. Kasi ito, pinaka gusto niyo sa lahat. Yung abacus mga CZ. Open ko na to. Tomorrow naman, i-assemble natin yung mga pwedeng i-assemble. So, I also got yung crayons. Ayan, crayons. Tapos, whiteboard markers. Tsaka, syempre, may chalk. Kasi may area dun sa easel na pwedeng chalk. Ito yan. Kompleto na yan. Malalaki and hindi siya agad masisira. Mababasag. For toys, meron akong nakitang parang wood na toys. Ayan siya. Also, this one, parang Lego. At huwag sana ako mabato ng anak ko na ganito. O may maapakan akong ganito. Diyos ko, ang sakit siguro nun. Also, this one, yung pots and pans. Kasi meron siyang kitchen. So, wala siyang utensils. Actually, wala ata siyang mga panghalo. Pati ko nga ba hindi binilahan. Pero, ayan yung parang totoo talaga siya. So, yung mga bubuksan ko ngayong gabi para maligpit dito sa isang area na yan. I also got yung paper roll for dun sa easel. Pwede ka maglagay
ng paper roll din eh. Three ways nga yun. Wait lang, may nakita pa ako. So, yung para dun sa kitchen, yung for pizza, tapos velcro ata siya na ganyan. And then, basket na merong mga fruits, veggies, and then another basket for fruits and veggies for the kitchen. Ayan. Ayan yung mabuo kong. Isa pa lang, marami pa. Wala ko nung tools. Nasa baba, ibang tools hindi ko mabubukas. Or mabubuo, so bukas na lang. Good morning! So, today, sobrang gulo dahil ayusin namin tong area na to. Tinanggal ko na rin yung dito sa parang pangalan ko. Lipat namin sa kabila, as in lahat ng office staff ko, meron ng pwesto dun dito. Kay ex na tong lahat, itong buong area na yan. Gagawin nating mini play area. Buuin namin itong mga yan. Kabila, yun. Ito, matagal buo eh. Ito, mabilis lang yung easel. Ito naman, may mga butas na hindi nakatama. So, ito, sila na yung bahala dyan, mga boys. Kami, ito, nabuo naman namin ng ano. Kasi nakatama yung mga butas. Ang cute! Super cute! Dito lang ilalagay yung mga dapat against the wall. Pag wala tayong lutuan ng show, may di ba wala tayong steamer nasa kabila, nasa warehouse? Eh, di, yan na. Oh, double ano. Magbubulang lang na si X. Tapos, iyan, papalengkihin nyo na kay Ate Grace. Ginamit lang namin yung tatlo kasi panglipat na mga gamit sa kabila. Pero babalik namin dyan. Naubusan kasi ako nung white na drawer na maliit. So, ganyan na lang binili na. Okay naman. Kasi ano to eh, parang sage green yung kulay. And yung ibang kulay naman is gray. So, okay lang. For now, ganyan na muna siya. Siguro saka ko na i-develop pagka may time na ulit. Sit by the window and start to debate. There's nobody else I'd rather spend my air.